Pinagpapaliwanag ng House Committee on Ethics and Privileges si Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. kung bakit hindi pa rin siya pumapasok sa Kamara gayong expired na ang kanyang travel authority. Nag-file din ng 2 buwang leave of absence ang kongresista dahil natatakot daw siya para sa kanyang seguridad. Kaugnayan niyan at iba pang issue tungkol kay Representative Teves, makakaparehin po natin ang abogado niyan si Attorney Ferdinand Topacio. Magdang umaga, Attorney Topacio. Magandang umaga po, Sir Egan, at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Hindi pa po aprobado yung 2-month leave of absence ni Congressman Arnie sa Kamara. Ito po ba'y magiging dahilan para mapilitan siyang umuwi kung hindi siya pinayagan? Well, ito pong hindi niya po pag-uwi ay dahil po sa considerations of safety and security niya at ang kanyang mga pamilya. So, anyway po, ito pong liham ng Ethics Committee na siya po ay pinagpapaliwanag ay tutugunan po namin ngayong araw na ito. Mm-hmm. So, kapapadala po kami ng paliwanag po sa Kamara upang ilahad po roon ang mga dahilan kung bakit hindi pa po siya maaaring umuwi dito sa Pilipinas. Bakit po ganun katagal yung kailangan niya extended leave, 2 buwan? At sa impormasyon pong aming nakalap ay kailangan pong magmanman po muna si Congressman Teves sa mga pangyayari upang ma-determine po at the end of 2 months na kung siya po ay ligtas ng makabalik. Ngunit hindi naman po ibig sabihin ang hindi Attorney. Kung sa tingin po na ay yung banta ay pisilan, ay humubang. Tumatakbo ho ba kayo? Pakilinaw po nung signal natin. Babalikan po natin si Attorney Ferdinand Topacio, abogado po ni Congressman Arnie Teves. Balikan po natin si Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Congressman Arnie Teves. Attorney? Yes, magandang umaga muli, Sir Egan. Pasensya na po kanina. Okay lang po. At balikan natin yung tanong, bakit kailangan 2 buwan na mag-extended leave si Congressman? Yun naman pong 2 buwan ay tansya lamang po niya. At yun po kasi ay ina-assess po, po niya yung security threat sa kanya at sa kanyang pamilya. Actually po, kung humupa na po at mawala na yung security threat na yon, eh kahit hindi naman po matapos yung 2 buwan, opo, ay pwede naman po nga bumalik na si Congressman Teves para harapin nga po itong mga paratang sa kanya. Nabanggit ho ba ni Congressman Teves saan ang gagaling yung tinatawag na security threat sa kanya at sa kanyang pamilya? Ito po ay ayon po sa matibay na impormasyon. Katulad po nung nangyari nung Enero, may nagbigay po sa amin ng tip na siya po ay re-ready yung kanyang mga tahanan, yung kanyang mga ari-arian at tatamna ng ebidensya sapagkat ang instructions daw ay kung walang makitang ebidensya, eh baby, tamnan nyo para lang makulong si Arnie. At ito pong impormasyon na to ay natupad po. Nangyari po ito, reliable po. So wala pong dahilan kung bakit hindi po paniniwalaan itong mga bagong impormasyon mula po sa mga same sources na nagsabi po sa amin noong Enero. Hanggang sa ngayon po, pinapabulaanan niya ang may kinalaman siya sa pagkamatay nitong si Governor Roel Degamo, Attorney? Yes po, katulad nung naging pahayag niya, eh wala naman po siyang mapapala sa pagpatay kay Governor Degamo. Hindi naman po makikinabang siya o yung kapatid niya o kahit sinong miyembro ng kanyang pamilya sapagkat ang pumalit naman po yung vice-gobernador na kalyado rin po ni Governor Degamo. At siyempre po, ngayong napatay, nagkaroon ng public sympathy. Siya po ay, tapos na po ang term ni Congressman Teves po eh. Ang balasana niya ay tumakbong senador. So wala naman pong epekto kung sinong gobernador sa Negros Oriental sapagkat buong bayan naman po, buong bansa naman ang kanyang magiging constituency kung sakasakali. Kung hindi po si Congressman Teves, may nababanggit ba siya sino ang pwedeng manakit kay Governor Degamo? Well, marami pong anggulong lumalabas. Hindi naman po siya nagbabanggit. Kaya nga po yung apila namin last Monday sa mga kinauukulan, sa mga authorities, ay tignan po natin ang lahat ng anggulo. Marami pong anggulo ang isang storya, hindi lamang isa. So wag po tayong ma-fixate sa isang tao lamang. Opo. At let us follow all leads. At hindi ba nagkataon lang yung pag-alis niya sa araw ng pananambang kay Governor Degamo? Pakilinaw po, Attorney. Matagal na po siyang
nakaalis doon at matagal na pong plano itong pagpapagumot niya. Meron na po yata almost 2 weeks siyang nawawala kung hindi po ako nakakamali. Bago po nangyari itong nakakalungkot na pangyayari kay Governor De Gamo. Opo. May hamon yung asawa ni Governor De Gamo. Umuwi na siya at magpakita at harapin daw ang reklamo sa kanya. Nabanggit nyo na wala pa namang kaso na nag-uugnay dito kay De Gamo, si Congressman Teves? Wala pa po. Ang mga kaso po ay hindi pa nga po nag-uumpisa yung preliminary investigation. Ito pong isang tungkol sa mga illegal firearms and explosives na di umano'y nakita sa kanyang mga properties. Opo. At may isa pong denial, yung isang kaso daw ng 2019 kung saan dati ay inimbestigahan na ng kapulisan at na-clear na po si Congressman Teve. So sa Digamo case po ay wala pa po. Yung mga nahuli, tinuturong mastermind ng isang Congressman Teves. Ito po ba'y nakarating na kay Congressman at anong paliwanag niya sa inyo, attorney? Wala naman pong nag-direct evidence eh. Ito pong sinasabi nila nagtuturo kay Congressman Teves. Ang sabi niya, anong sa kanyang ambush interview, may kausap daw siyang isang Marvin at sabi daw nito Marvin na di ubanoy middleman doon sa mga guns for hire ay itong nagpautos ito ay isang Congressman Teves. So hearsay po ito eh. Okay. Wala pong nagsasabi nga, kausap nila si Congressman Teves at ito po ay nag-utos na ipapatay si Governor De Gamo. Wala siyang kilalang Marvin? Wala po. Maaring meron pero ewan ko kung Marvin at sin. Maraming Marvin. Si Marvin Agustin yung artista, di ba? Wala namang kinalaman nun kay Teves. Dinamoy mo pa si Marvin. Okay, bukod sa issue ng pagpatay kay Governor De Gamo, may mga niraid din po yun. Aba, may mga niraid pong bahay no, ni Congressman. Nakita yung mga tauhan niya, inaresto, pati mga armas. Ito isang panibagong kaso na naman po ito. Paano niya ito harapin, attorney? Yun nga po ang sinasabi namin. Enero pa po. Amin ang ibinunyag po yan na magkakaroon nga ng ganyan. At alam niyo po, it defies logic and common sense na ikaw ay isang tao. Hindi ka naman mangmang, may katungkulan ka naman. Mm. At 2 months before, alam mo nang re-raiding yung bahay mo, eh, mag-iiwan ka pa ng mga armas doon, mga granada pa. Ang ginagawa po tuloy namin ngayon, yung mga kaibigan natin sa Vidya, ay everyday po iniikot, pinapaikot namin doon sa mga properties ni Congressman Teves, pinapavideo po namin. May witness po ng mga barangay na ito, walang nandito kasi baka tamna na naman po eh. Uh-huh. I mean, alam nyo lang, kayo nga, actually, sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko, ikaw, medyo nagsususpecha lang yung asawa mo sa'yo, i-delete mo lahat ng text messages eh. Eto pa, baril pa. Ang tanggal-tagal ng palugit ng panahon para ito iba, itago niya, okay. Maibaon niya, sirain niya. Mm. Okay. Attorney, kailan kayo huli nagkausap ni Congressman Teves? Almost every day po everyday. Ay nag-uusap kami. Opo. So nasan po siya? Amerika po ba? At yung sinasabi ni Secretary Remulla na nasa Asia na? Ganito po yan. Ano? Isa po yan sa mga pinag-usapan namin ni Speaker Robualdez nung makalawa nung kami nag-usap. At alam na po naman nila kung nasaan, pero ang gentleman's agreement po namin ni Speaker Robualdez ay lahat po ng bagay na napag-usapan namin doon tungkol kay Congressman Teves ay confidential po at kaya po hinahayaan ko na lang pong si Speaker Robualdez ang magsalita tungkol sa bagay na yan. Okay, oras po masamban siya ng kaso kaugnay ng De Gamo na murder, babalik na ho ba siya sa Pilipinas? Nasa sa kanya po yun, ngunit bilang kanyang abogado, of course, I will advise him to come back. Bakit po? Yun po ang katungkulan ng isang abogado na payuhan ang kanyang diente na bumalik. Pero siyempre po, ang mga ganyang kilos, that course of action is entirely left to the discretion of the client. Okay. Tayo naman po ay tagapayo lamang po. Pakisagot na rin po yung 2 buwan na hinihingi niyang leave. Sabi ng kampo ng kabila, ito rin magagamit yung 2 buwan para makapanuhul pa ng ibang mga pwedeng umatras, umurong, o hindi na maging saksi laban sa kanya. Yan po ay opinion po nila. Alam niyo po, yun nga sinasabi ko, kaya po nung unang-una, ang pahayag namin is isang plea for sobriety, magkalma. Sapagkat alam niyo po, sa ilalim ng ating batas,
Every person is presumed innocent. At sabi naman ng ating Korte Suprema, opo, accusation is not synonymous with guilt. So, ibang ganyan po ay hindi nakakatulong. Okay. It just obfuscates the issue. Okay. Ay, maraming salamat, Tony. Kakamusta lang kita kay Marvin Agustin, ha? Ingat ka. Yes po. Thank you very much po. Thank you po. Attorney Ferdinand Topacio. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.